Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ang Police Doc RK Dilim. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga dental gowns or tinatawag nilang jacket. Medyo sikat to sa tawag ng jacket. Una-una sa lahat, pasensya na po, hindi ko po masasagot kung magkano po ang mga ito. Marami po kasing factors na gidikta kung ang magkano ang isang presyo. Siyempre, dentista ng dental clinic, skills ng dentista, yung overhead ng dentista. Iba-ibang clinic po, iba-iba po talaga ang presyo. Para safe po tayo, pakonsulta lang po kayo sa dentista nyo para malaman nyo po kung magkano ang mga dental crown. Ang crown or jacket ay napakatagal na. Pero syempre, iba-iba na po yung technology ngayon. May mga mas magaganda na pong alternatibo. Pero marami pa po rin pong dentista ang gumagamit ng dental crown. Kasi po, dental crown ay sinasabi nila ay isa sa pinakamatibay or hindi natatanggal na restoration sa bibig. Dahil ito ay hindi lang susuportado ng semento, semento sa paldikit, sinusuportan pa ito dahil niyayakap niya yung buong ngipin. Dahil yakap-yakap niya yung buong ngipin, may semento pa po siya, mas matibay po ang hawak niya sa ngipin. So marami tayong klase ng crown. So makikita nyo, kaya siya tinawag na dental crown or jacket dahil natatakpan niya ang buong. Ito ay isang ngipin. Saan pumapalit sa crown ng ngipin? Sinasabi nga po natin, ang ngipin ay may root at saka crown. At dahil pinapalitan niya ang buong crown ng ngipin, tinawag na siya dental crown. Okay, so nakikita niyo po, tinatampan po niya. Maraming ibang-ibang klase po ng dental crown. Sa susunod na video po, i-explain ko po. Ginagamit ang dental crown pag ang ngipin ay sobrang sira na. Marami na pasta or sobrang sira-sira na yung gilid niya. Or paminsan, putput na masyado yung ngipin. Or ang pasta ay hindi na kayang saluhin. Kunyari, sira nga po siya, tinatry nyo pang pastahan. Pero dahil sa kagat ng pasyente ay masyadong malakas, mabilis pong natatanggal ang pasta. So para hindi na po matanggal ang pasta dahil mahigpit ng kapit ng crown, ginagamitan na lang po ito ng dental crown. Pwede rin po ang mga narut canal ng ngipin. Ang narut canal kasi ng ngipin ay paminsan rumurupok na or natutuyo. Okay? Dahil wala na siyang blood supply kasi yun ang tinatanggal sa root canal treatment, mawawala yung blood supply ng ngipin, natutuyo ang ngipin. At pag natuyo ito, medyo rumurupok ito. Kaya pag kahit kapitan mo ng pasta, madaling natatanggal ang pasta or paminsan yung ngipin mismo, struktura ng ngipin ang natatanggal. So para maiwasan po mangyari ito, tatakpan na lang po lahat ng dental crown. Pwede rin po ginagamit din po ito sa aesthetics or paminsan may mga espasyo ang ngipin. Maraming paraan po, maayos po yung awang ng isang pasyente. Pero paminsan dental crown po ang pwedeng gawing treatment po para dito. Para hindi magkaroon ng space, ginagawa po ng dental. Ang ngipin ay masyado nung maliit. Pag dinagdagan lang po ito ng pasta, madali pong matatanggal ang pasta. Ang dental crown din po ay pwedeng maging fixed bridge. Ang fixed bridge po kasi, or bridge, ay kombinasyon ng tatlong dental crown. Isa, dalawa, tatlo. Pero ang may ngipin lang ay dalawa. Ang kombinasyon ng tatlong dental crown, yan po ang fixed bridge. Ang kinagandahan po ng dental crown ay napakatibay nito. Napakatibay na sense na mahirap po siya matanggal. Kung maganda po ang pagkagawa sa kanya, hindi po matatanggal ang dental crown. Pero syempre, pwede pa rin mabasag ang dental crown. Mahirap siya matanggal, pero may chance pa rin po siyang mabasag. Isa pang advantage ng dental crown ay natatakpan po niya kung anuman kulay ang nasa loob. Usually, pag matagal nang patay ang ngipin or narot ka na siya ng matagal panahon, nangingitin po ito. Pag nilagyan po natin ang dental crown, natatakpan po niya kung anumang kulay ang nasa likod nito. Kahit maitim pa yung ngipin, natatakpan po niya. Kaya ano po naman po ang disadvantage ng dental crown? Ang pinaka-disadvantage po talaga ng dental crown ay yung pagbawas sa ngipin. Kunwari, ito yung original ng ngipin, ito po ang binawasan na para kapitan ng ngipin. Kaya naman po kasi namin binabawasan ang ngipin para kumasya ang dental crown dahil ang crown ay may kailangang sapat na kapal. Katulad po ng porcelain fused to metal, mayroon siyang bakal, mayroon siyang opaque at porcelain. So itong mga material na to, pag hindi ganun kakapal o hindi niya nakuha yung sapat na kapal, magiging mahina po siya. Dahil mahina po siya, madali siyang mababasa. Kunyari, itong porcelain, kailangan niya ng mga 1 millimeter na kapal. Ang bakal naman, nasa 0.3. So pag samahin niyo yan, may opaque pa po yung kulay para hindi makita yung kulay ng bakal. Nasa 1.5 millimeters po yun. So kailangan, babawasan namin yung ngipin ng 1.5 millimeters around the tooth.
Kasi pag hindi po namin binawasan ng ganun, tapos naglagay kami ng 1.5 millimeters na materials para doon, kakapal po masyado yung ipin at hindi siya magiging maganda. Nakita niyo po ba minsan ang kapal-kapal ng ipin dahil kulang sa bawas ng ipin. Kaya po binabawasan namin ng malaki ang ipin para po maging makapal ang dental crown. So doon na lang po namin nagde-decide po ang dentista anong mas maganda, yung advantage or disadvantage. Pero yun nga sabi ko, dahil matibay naman ang dental crown, kahit nabawasan yung ipin, mapapalitan naman to ng dental crown. Isa pa pong disadvantage ng dental crown ay mahirap malaman kung ano-ano nangyayari sa ipin. So pag hindi kayo nagpapacheck up parate dahil natatakpan nga po nyo yung ipin, hindi yan nakikita. Yan, madalas ito lang po nakikita nyo, wala kayo nakikita sa loob. Paminsan, hindi natin alam, sira-sira na pala yung ipin sa loob. Kasi pag may bacteria na nakapasok sa loob, kakainin po niya yung ipin. Paminsan, pagtanggal mo ng crown, wala na rin po yung ipin or basag na. So yun po ang disadvantage na hindi po natin malaman kung ano nangyayari sa loob ng dental crown. Paminsan, nakikita po namin sa x-ray, pero usually sa ugat lang po namin napapansin. Mapapansin niyo po pag may problema na po ang inyong dental crown, pag may nangangamoy na po. Pag humipat po kayo through the dental crown, tapos minaamoy kayo mabaho, more or less may leak na po ito. Or may something na kung pumasok na po ito at kailangan niyo na po siyang palitan. Pag pinalitan po kasi yan or tinanggal, makikita natin, pwede nating linisin or ayusin kung ano man po ang nasilasan. Ang dental crown, paminsan, sobrang tibay niya na problema lang yung ipin sa loob. Siya yung pwedeng bumigay. Ika-feel ng dental crown. So, iba't ibang klase ng dental crown, iba't ibang klase rin ang bawas. So, sabi nga nila, meron tayong tinatawag na monolithic material, meaning isang material lang siya. Meron naman tayong fused. Ang fused kasi, kinocompose ng iba-ibang material tulad ng bakal o paper, yung pagpakulay, tapos porcelain. So dahil mas marami siyang material na ginagamit, mas makapal ang bawas ng ipin. Ang monolithic naman, iisang material lang siya. Ang requirement lang ng bakal para sa bawas ng ipin is mga 3 to 0.5 millimeters ang bawas. So napakaliit lang ng bawas ang kailangan sa ipin, kakasya na po siya at hindi na lalaki ang ipin. So enough na po yun. Ang problema nga lang sa bakal, hindi siya maganda tingnan. Natanday, siguro rapper ka or hip-hop, mga bling-bling, gano'n. So paminsan, nagde-decide po ang dentista kung crown ba ang kailangan ng ipin mo, pasta or veneer po. Pero madalas po, pag narot ka na lang ipin, sobrang laki na po ang sira nito, kina-crown na po. Mas maganda po siyang i-crown. Dahil pag nabasag po paminsan ang ipin na hindi sinasadya, paminsan, hindi maganda yung pagkabasag niya na napipilitan na kahit narot ka na yung ipin, napipilitan siyang buhay. Para maiwasan yung ganitong problema, ipa-crown nyo na po yung mga narot ka lang yung ipin para mas feeling safe po siya. May mga bagong technology ngayon tulad ng mga endocrown na pag-uusapan po natin yan next time. So yun po ang topic natin ngayon. Okay, so as much as possible, iwasan natin magka-crown ng crown kasi syempre, mas maganda pa rin ang natural ng ipin. So prevention pa rin ang mas maganda. Pero kung wala po tayong choice, maganda rin naman po ang crown. So ako po ulit si Dr. Arky Dileon, the dental architect. Lagi na tandaan, dalawang ating kalingaan ang mabili at kumain kaya nalaan natin. Maraming salamat.